4D33 yung Mitsubishi. So chinecheck namin itong ano para bilhin sana. So ang history dito is nag overheat daw, tapos sinanggal na yung bulb cover. Ayan. Tapos tanggal na rin yung crankcase. So ngayon ang ginawa namin, pinunta namin, bali pangalawang punta to. Nung unang punta ko kasi check lang ng unit kung anong ano ng unit status. So okay pa sana. Pitura lang, tsaka gagawin lang sana itong overheat kasi yun yung sinabi na issue. So pagdating namin ito, nakabaklas na yung bulb cover, nakabaklas na rin din yung kanyang crankcase. So ngayon binalikan namin para i-check yung kanyang crankshaft or yung sigunyal. So upon checking, nakita namin na hindi na standard yung kanyang ano sigunyal. So 0.25 na. Tapos nag-check kami ngayon ng main bearing. So pag-check namin ng main bearing, na-check, nakita namin ano, putol yung kanyang sigunyal. Kita nyo, putol yan, kaya ganun siya. Galaw-galawin mo nga nyo, tulak-tulak hila lang yung liabi mo. Makikita natin na hihiwalay na talaga yan siya. Yan, balik. Yun o. Balik mo. Yun, op. Lucky. Ayan. Lucky na nga. Okay na. Lucky. Nanganga. So, negative. So, pwede pa sana to. Kahit na 25 na siya. Ano lang sana namin ipapolish, tapos papalitan lang ng mga bagong bearing sana. Problema yan, putol. So wala na tayong choice dyan, obligado magpalit ng sigunyal. Kaso sigunyal ng mga 4D33 medyo pricey, mahal lang sigunyal ng 33. So dalawang klase kasi yung ano, 33 nito. Merong malaki yung journals, meron din yung maliit. So hindi pa natin alam to. Kaya lang doon nagkakatalo sa presyuhan lang ng sigunyal. So wala yan. Uwi sa general overhaul yan. So mga connecting rod naman walang tama. Pero grabe yung nagano nito. Ang lalalim ng marker nung nag-overhaul. Dapat tuldok man lang sana ginawa. So ayun na. Putol. Putol.